Magandang araw sa inyo. Bago tayo magsimula, bati lang muna tayo sa mga suki natin, nagko-comment sa atin. So, binabati natin si Imperial sa Panta. Mandy Imperial sa Panta. So, shout out po sa iyo. Ito ang kanyang YouTube channel. Paki-visit na lang po. So, sunod na babatiin natin si Picks and Review. Lagi po siya nagko-comment sa atin. Ayan po, visit nyo lang po ang kanyang channel. Picks and Review, kasama natin si Electronics. Sunod, batiin pa natin si... Ito po. Visitor natin siya. And comment and like. Masipag siya mag-comment and like. San Sigo Electronics. Ayan, binabati po natin sila. Ah. Sa ating channel, next po nating babatiin ay si... Sir Alex Bautista. Ayan, isa rin natin yung kasamahan sa electronics. Alex Bautista Difficulty and Electronics. Ayan po ang kanyang channel sa YouTube. Visit na lang po nyo. So, ayan po ang pagbati mula sa Workshop Fix. Salamat po. Continuation tayo sa video natin. Hello. Kumusta? Welcome back to my channel. So, binabati ko nga pala si ang ating mga vlogger sa YouTube. Binabati natin si Alex Difficulty Electronics, San Gico Electronics, Picks and Review. So, yan yung mga kasama natin na nagre-repair about electronics. So, mayroon ako ditong tanggap na laptop. Pinalalamove siya. Galing yata ito ng hindi ko matandaan. So, Caloocan, QC, something ganon. So, pinalalamove lang. Inuha ko sa baba. Ayan. So, i-check ko siya kung anong problema. Ayan. Ang sabi ng customer natin is ano daw ito eh. BIOS reset. So, ano siya, parang wala siyang power. So, check natin para mas sure natin kung anong problema. So, hindi ko pa siya nabubuksan. Open natin. Okay, ang LCD ba? Hindi ba basag? Parang ang dumi oh. Ano to, parang nilapungos. Try natin, power on. So, wala. Wala indication ng lights kahit sa keyboard. Wala natin. Plug natin yung charger para matesting. So, Asus charger naman ito. Oops, plug natin ito. Makita natin kung may indication ng light. So, yan. May indication siya ng light sa charging. So, power on natin. Kaya nag-on siya. Hindi yata ito nagbubut sa kanyang ano. Parang yun ang problema. Parang may tama yung screen. So, may tama siya screen niya. May tama siya. Ayan. May pag-anon. So, hanggang ganito lang siya. Ganito. Nakapagawa na ako nito before eh. Sa ang naging problema niya. Pag tinanggal natin yung kanyang hard disk, at saka yung hard disk at saka yung DVD ROM niya, nagbuboot siya. So, check natin, baka keyboard din. May problema yung keyboard. So, let's check natin. Kasi hindi siya pumasok. Try natin na control at delete. Magre-restart. So, kung nakahang lang siya. So, buksan ko siya. Para matesting natin. So, on board yung keyboard. Yung ating power is nasa keyboard. Nakasama na built-in. So, pag ganito kasi, pag may masira yung keyboard, nagkakaroon ng effect. So, try natin. Diagnose natin. Ibrotin ko lang yung power. Oops, di na gumagana baterya. Try natin tanggalin ng baterya. Maka
baterya lang. So, start ko na. Tanggali ko lang yung tornilyo. Ayun, already removed the... So, yung na-remove na natin yung kanyang screw. Ayun ko lang yung kanyang DVD. Kikin natin na may tama siya. Pinabot na rin ito eh. Huwag kang makambas. Ayoko sa bata nang ambas ha. Gusto ko, babe. Okay. May tape yung ano. Sana hindi sira yung mabilis masira yung sana nito sa keyboard. Ito ano na to. Saka ito. Nakahalit ito. Tanggalan natin. Mangyayari nito, magtutuloy siya kapag tinanggal natin yung hard disk. May hard disk pa pala dito. SATA SSD siya. Sabihin natin ito. Tapos magbubot ito eh, pag tinanggal natin. Ayaw matanggal. Kailangan ito pala tanggalin ito. Makasabit siya. Okay, sisti siya. Ito ay i-jack natin. Ayan. Bakit siya hindi natatanggal? Bakit natatanggal ito? Why? Tanggalin natin. Kasi nagalaw na siya eh. Tanggal na itong kanyang kuba. Wala nang dikit. Bali, ano, pagkakang COVID, ano, yung pinatigil. So, nag-charge.
Naka-display siya. Ayan, ayun na-remove natin yan. Balik natin yan. Dapat 1 year, ano nga siya eh. Ay, hindi, tama. May bagos lang, sabi ni Kuya. Iriripan daw yung babe, yata mo kailan. May bawas na bro. May bawas yung babe. Babe, may bawas. Paano? 1-2, ano lang naripan din lang. Sa charge natin yun. Ganito? Balik natin ito. Para makita. Hindi siya nabubot. Isama mo na po na yung ano mo. Bangalan mo. Bangalan mo. Plug yung power. Pumasok siya. Sira ang cable. Ibalik natin yung cable. Try ko sa external na. Control Alt Delete. Umubot siya ng maayos dapat. So, umubot device. Sana F7. Passport natin ah. Passport. Priority. Disable natin. Nairebook ba ito dati? Opo. Dapat September 20 na mag-release. May ano kayo sa
ata. Ang easy ay siya. Subot. Enable. Passport. Enable. Subot. Then. Then to save. Enable lang CSM support para sa booting. Open. Hard drive release priority. Lagyan natin. Fast drive. Para kapag-boot tayo. Tapos, punta tayo ng security. Open natin yung security. Yan. Oh, disable security. Disable. Tapos, save. Then, F10 para tayo makapag-boot kasi hindi ito makapag-boot yung ating customer kasi pinaformat niya. Kapag pumasok to, ibig sabihin good na, formatting. Then try natin to reformat. Ayan, kailangan magmasok ang logo ng Windows kasi siguro walang experience yung customer natin sa pagre-reformat. Hindi niya alam yung mga settings kaya hindi siya makapag-boot. So yan, so try natin. Hindi ko lang po yung number mo. Itama natin ang settings kasi nahihirap yung mga ganitong Asus. Nahihirap siyang ilagay sa boot settings. Yung mga tutorial ko nito sa YouTube. Address, so yan, pumasok na siya. Block 31, Purok Maligaya, Lower Tumangkukan. Try natin yung format. Alt-N. Alt-I. Alt-A. Toxic License Agreement. Alt-N. Custom. B. Select New. So, ito 20 lang yun. Hard P. Okay. Tapos, Alt N. Continue siya ng pre-formatting. So, medyo matagal yan. So, post ko muna siya. Tapos, antay natin yung maganda na 100% yan. Yan, 13 pa lang. Pag nag-text ko, huwag niyang mag-burahin ko. So wait. Just wait. So check natin kung pag nag-good dyan lahat, sira ang keyboard natin. Kailangan natin siya palitan ng keyboard. Nag-boot natin sa OS para makita natin kung sira yung keyboard. Pag nag-good dyan, yun yung problema niya sa keyboard. Basta yung mga built-in ang kanyang power sa keyboard, yun madalas sira. Minsan hindi siya nagbo-boot. Naka-lock screen lang siya. Kalimita na yan. So, wait lang natin. 100%. Start. Booking. Yan. Kung pag, okay. Diba, may minsan na starting. So, yung vessel name, ano yan, St. Therese, PH81. And destination, Manila to Iloilo. Accommodation, ito yung number. Starting. Super economy. So, panag-okay yan. Good yan. Ano problema? Ang problema ay settings lang. Pwede kayong niram ng
Then, paglagay natin yung keyboard na check natin may ticket. May problema ng keys. Sira yun. Kaya na lang natin. Ipakita nyo lang yan. Finishing na lang tayo. Finishing. Magtayin ko na lang. Yan. So, post ko muna. Masyadong mahaba na aking video. Ang mahalaga dito yun sa testing na hindi nagbubot. So, hindi mo naman mahalaga itong reformatting. May nakalang pakita. Post ko na muna. May isang emo buo dyan. PC. Nandito, hindi ako sa mga. Next. Post. Yan. Sweating. Tapos na lang natin. Para matesting ang keyboard. Ayan! So, okay na. Gumana. Yung boot settings natin. And reformat. Ibig sabihin gumagana ang ating USB. So, tell ni customer, sabi niya, kaya ang kachat natin. So, hindi daw siya makapag-boot. Ayan. Hindi siya makapag-boot. Ayan mga sabi niya. Sabi, chat natin. Ayan. So, ayan. Na-boot natin. Then, the problem naman yung sa booting, naka-black screen siya. Hindi tayo hindi makapasok sa BIOS. So, nirimove natin yung kanyang internal keyboard. So, ay tetest natin yun ngayon. Ngayon, nakapag-boot tayo, nakapag-reformat. Doon na-remove natin yung internal keyboard, hindi naman siya ma-reformat. May mga settings, kagaya na tinuro ko sa inyo kanina. So, yun yung mga techniques and tips in security. Kailangan tanggalin mo yung security. Ayan. At gumagamit tayo ng ibang OS. So, panoorin nyo na lang yung balik nyo na lang. Ayun. So, ayun, na-reformat natin. Oh. Okay, gumagana siya. Okay na yung board. So, nare-reformat na siya. Dalawa yung problema niya eh. Hindi makapasok sa BIOS. Naka-black screen. At pangalawa, USB, hindi makapag-boot. So, ayan. Ayan. Testing na natin yung ano, kabit lang yung keyboard. Shutdown na natin. So, shutdown. Dahil wala ang USB port nito, kaya medyo nahirapan tayo. Gamit tayo, dalawang USB. So, tab. Tatayo ng turn off. Enter. Shutdown. Okay? Sira pa yung ating keyboard. Ah, ito ang gamit natin. Pero external keyboard natin. Yan, wait lang natin mamatay yung fan. Tapos balik ko yung kanyang built-in keyboard. Ayan. So, waiting na lang. Matagal mamatay. Antayin natin yan. Hindi natin pwedeng pursahin kasi may SSD. Masisira yung program. So, yan. Tanggalin ng power. Patay na. Alipat ang pan. Tambag natin ang USB. At external keyboard. So, tanggalin natin. Tapos ibabalik ko yung kanyang sa pin. Ito. Para itestingin ko siya. Itestingin ko. Yan. Okay. So, screw ko lang ito. Exit. Kailangan ma-exit. Tornilyo ko lang. Screwin natin yung kanyang keyboard. Ayan. Para matesting natin siya kung ano, kung sira yung keyboard. Mabilis masira ang ano nito. May mga nagpagawa sa akin nito, palaging nasisira. Mga ganitong unit, sirain. Marami nagpapagawa sa akin nito. Yung mga ganitong series, palagi siya nasisira. Ayan, so balik na nalagay lang natin. Mamaya na natin ilock. Saksak natin pag the charger. Then, power on. Para makita natin kung nagpo-power on siya. So, kanina. So, let's check. Ayaw niya mga. Ayan, nagpo na siya.
kailangan hindi siya black screen. Yan, nag-boot siya. So, okay, nag-boot. Ayan, pumasok siya. Kanina kasi hindi siya pumapasok. Black screen lang siya. Ayan. Ngayon, testing ko yung kanyang touchpad. So, hindi na gana ang touchpad niya. Yun lang. Nakasaksak naman na yung touchpad. Hindi siya gumagana. I don't know why kung bakit. Kahit nakasaksak naman siya ng maayos. So, yan. Daddy. So, ngayon ko lang naman matitesting to ang touchpad dahil ngayon lang nagbukas yung OS. So, hindi siya gumagana. Okay. Gagamitan lang tayo ng keyboard. Ah, keyboard. Ng mouse. Sorry. Asensya na kayo. Ayan. Ano muna natin itong ating microscope. So, ayos ko nga muna itong microscope ko. Ayan. Good boy. So, testing ko siya. Open lang ako ng sunod pa yung ating gagamitin kasi mas best yun kaysa sa pan-tester. Notepad. Kasi yung notepad, walang pinipili. Yan. So, hindi lang natin matetest yung mga page down page down. Pero gumagana rin yun dyan. So, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, O, P, Q, R, S, T, U, B, W, X, Y, Z. So, gumagana siya. Taas na number. So, hindi nyo naman kita, pero wala, malinggit lang naman siya. Mahalaga dyan ay natitesting natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, minus, plus, equals, backspace, okay, gumagana, down, enter, okay, plus, close, open, quit, slash, tuldok, quit. So, gumagana siya. Ito, working din. So, number tayo, numlock. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tuldok, 0. Okay. Ang ating arrow down, arrow left, arrow up, arrow down. Hindi nyo kita siya. So, kasi masyadong maliit. Ano natin dito tapos sinano natin. So, tinitesting ko lang yung keyboard. Ayan. Gumagana naman siya. Arrow down, arrow left. Minus, plus, enter, gumagana, enter, gumagana. Page down. So, hindi gumagana dyan. Hindi naman yung gamitin nyo na. At least gumagana itong mga sa mga pinakaginagamit na item. Na keys. Item daw. Keys pala. At least working siya. Control A. Kung masilik siya. Nasilik lahat. So, control left tayo. Control right. Control A. Okay, gumagana. Okay. Shift A. Yan, gumagana. Lumalaki. Tapos, malaki. Caps lock. Okay, working. Tab. Okay, gumagana ang tab. So, ibig sabihin gumagana lahat. Ito lang hindi gumagana. Yung keypad. Keypad is not working. I don't know why. I don't know. Hindi ko alam kung bakit. So, yan. 27 minutes na ating video. So, 30 minutes lang yung capacity natin. So, ayan. Okay siya. Gumagana na. At yung boot niya, okay na rin. Working siya lahat. Except lang dito sa touchpad. So, tanong ko na lang sa may-ari kung sira talaga siya. Ayun. So, okay na siya. Working na. Nagbo-boot na. Try natin patayin ulit. Turn off. Yan. Sumaba na video natin. 28 minutes. So, yan. Turn off. Okay. Turn off na natin. Tapos power on natin ulit. Slowly, patay na siya. Wala ng light. So, nutin natin yung charger. Ayan, patay. Saksak natin ulit. Ayan. Tapos power on natin para makita natin kung mabubuhay siya. Dapat hindi siya black screen. Ayan. So, na-power on na natin. Nag-light na siya. Ayan, nag-on na siya. Kailangan mabukay siya. Windows. Okay. Good. Gumagana na. Ayan. Itong touchpad na lang. Tanong na lang natin sa customers. Pagsira, di pa palitan natin. So, yun.
Working siya, gumagana na. So, salamat sa inyong panonood. Huwag niyong kalimutang mag-subscribe kung kayo nag-enjoy sa videong ito. So, marami pa tayong i-upload, kaya click niyo na rin ang notification bell. Maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muli, ito po ang inyong lingkod. Workshop Pix. Pinipix po natin lahat, hindi lang kasama ang aircon at ang ref. So, bye-bye!